Welcome to News 5 Everywhere. Biyaheng walang flagda at walang boundary. Ang dami ng mga balita. Isinailalim na rin sa necropsy ang tarsier na nakita sa Manila Golf and Country Club para malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Kasabay nito, patuloy pa rin po ang investigasyon kung paano ito napunta sa syudad. Ganon din ang pagdami ng squirrel sa Makati. Para sa update, may live report si Marisa Naliri mula sa Cebu City. Marisa. Martin, kasalukuyan niyang isinasagawa ang necropsy dito sa DNR o yung pag-aaral ng dahilan kung bakit nga nasawi itong tarsier na na-recover ng DNR mula sa Manila Golf and Country Club noong Biyernes. At kasama nga nila na nagsasagawa ng necropsy ang isang veterinary doctor mula sa UP. Ngayong umaga sana ililipad papuntang Bohol ang tarsier dahil mukhang maayos na daw ang kondisyon nito para makabiyahe. Magana naman daw kasi itong kumain pero kahapon ang hapon nakita na lamang daw ito ng keeper na nakahiga na at hindi na gumagalaw. Kasalukuyan pang inaalam ang dahilan ng kanyang pagkamatay pero ayon sa Director ng Protected Areas and Wildlife na si Mundita Lim, mukhang malnourished ito dahil payat na payat. Bagamat kinain naman daw nito ang mga insekto at mealworm na ibinigay nila ay hindi naman tiyak kung nakakain ito ng maayos nung wala pa ito sa pangangalaga ng DNR. Hindi nga daw nila ito gaanong hinahawakan nung nabubuhay pa dahil madaling ma-stress ang isang tarsier. Aniya, isang buwan talaga ang nakalaan para sa quarantine ng tarsier dahil kailangang masigurong wala silang sakit. Pero sa limang tarsier na nirescue nila, hindi talaga nakasurvive dahil hirap ang mga ito na maka-adapt sa ibang environment. Kaya nga nang makita nilang kakayanin ng tarsier na nakuha nila sa Manila Golf na magbiyahe, ay dinesisyon na nilang dalhin ito agad sa Bohol. Pero namatay pa rin ito. Meron ding pahayag itong si Director Lim tungkol nga sa sinasabing meron daw suicidal tendency ang mga tarsier. Naritong bahagi ng kanyang pahayag. Yung sinasabi nila nagpapakamatay, pero hindi naman talaga sinasadya yun ng hayop. Kumbaga talagang very vulnerable lang siya physically na pagka nagugulat siya ay pwede na kaagad siyang atakihin sa puso ganun. Samantala, ang mga squirrel naman na posibleng nang habol noon sa nasabing tarsier ay itinuturing pa ring peste ng DNR. Wala daw kasi itong magandang idinudulot sa atin. Bagamat kumakain din ito ng ilang perwisyong insekto, ay hindi pa rin natin sila kailangan dahil meron na tayong existing species na gumagawa nito gaya ng bats. Baka nga daw ang nangyayari ay inaagawan pa ng mga squirrel na ito ng pagkain ng mga endemic species natin. Martin, kung mabilis na matatapos ang necropsy ay posibleng lumabas na ang resulta ngayong araw pero kung medyo may kahirapan naman daw ang pag-aaral nila tungkol nga sa naging dahilan ng pagkamatay nitong tarsier ay posibleng abutin pa ito ng 2 linggo. Pero siniguro naman ng DNR na tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap nila sa lumabag sa batas at nagdala sa endangered species na ito dito sa Manila. Martin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.